Mga kaagoy! Kung po ito ang pag-uusapan natin ay andito sa Pangasinan ang pinakamasarap at quality na putuhan dahil nga sa bayan mismo ng Calasiao. Ito ang produkto ng kanilang pinagmamalaki na talagang hindi tinipid sa ingredient na matatawag mo talagang hindi sayang ang pera mo dahil sa sobrang sarap. Itsura pa lang mga kaagoy ay talagang matatakam ka na talaga sa kanilang putuhan dito sa Calasiao. Dinayo nga natin ang nagtitrending at pinipilahan ng mga iba't ibang turista kapag pinag-usapan na ang puno. Nangunguna na nga dito ang Bella's Calasiao puno na talagang sobrang sarap ng kanilang panindang puno. Ngayon naman mga kagoy, ipapakita ko nga sa inyo kung paano nga nila ginagawa ang masarap na puto dito sa bayan ng Calasiao. Bali, ang una pala nilang ginagawa dito mga kagoy, hugasan nga nila ang kanilang bigas hanggang malinis at malinaw na nga yung tubig. At pagkatapos naman yun mga kagoy, saka naman na nila ilalagay dito yung bigas na hanggang ganito lang ang maging itsura. Sa part na nga yan ay ginigiling nga dyan ang bigas. Alam nyo ba mga kaagoy, kapag sinabing puto talaga ay the best talaga ang bayan ng Calasiao. Dito mo lang kasi matatagpuan ang pinakamasarap na puto sa buong mundo. At isa na ang Bella's Puto Calasiao na gumagawa ng napakasarap na puto. Kapag nagiling na nga ang bigas mga tol, saka naman na nila titimplahan ito. Maglalagay nga lang sila dito ng asukal at saka nila haluin ito habang nag-add sila ng water. Sa pagbebenta nga nila ng puto ay umabot na nga sila sa 48 years na talagang pinagmanaan pa nila sa kanilang mga ninuno. Kapag nahalo na nga yung ingredients mga kaagoy, saka naman na nila ilalagay ito sa banga. Kapag nailagay na nga nila yung mga kaagoy, saka naman nila yan ibababad ng 3 to 4 hours hanggang ganito na maging itsura ng kanilang gagawing puto. Bali, sobrang dami nga nilang gagawing puto ngayong araw na to. At nakaredy na nga yung mga ibang banga na gagawin talagang puto. May mga iba't ibang branch rin sila. Mula Lingayen, San Carlos, Bayangbang. At ang kanilang pinaka-main ay ang Calasiao. Bali mga kaagoy, ganito pala sila gumawa ng napakasarap na puto dito sa Calasiao. Lalagyan lang nila yung lalagyanan nila. Babad ng 3 to 4 hours. Pupunin lang ni Manong lahat ng mga lalagyan. At kapag napuno naman na ito mga kaagoy, saka naman na nila yan iluluto. Bali dito nga nila niluluto. Ilalagay nga lang nila sa kanilang lutuan. Sa pagluluto pala ng puto mga kaagoy, ay niluluto nga nila ito ng mga 30 minuto hanggang maluto na nga ito. Napakarami nga ng kanilang lutuan dito mga kaagoy. At ganito na nga magiging itsura ng puto kapag naluto na nga after 30 minutes. Sa isang lutuan nga ulit mga kaagoy, ay ito na nga yung merong cheese. Na isa to sa pinaka-paborito kong puto. Bali same nga lang din naman ng paggagawa. Maglalagay muna nga sila ng cheese sa kanilang lalagyan. Hanggang mapuno nga ito mga tol. At pagkatapos nga saka naman na nila ulit lalagyan ito. Na nagiling. Na bigas na binabad nilang 3 to 4 hours. At alam nyo ba mga kaagoy, marami na rin pumuntang artista dito tulad ni Judy Santamaria, Eric Ramsey, Karen Davila at iba pang mga artista. Baka isipin nyo kasing napakamahal ang puto dito. Hindi po. Dahil ang puto dito mga kaagoy ay napakamura lang. Kapag plain puto nga sa isang kilo ay nasa 110. At kapag kutsinta naman ay nasa 110 lang din. At kapag meron na nga ang cheese at ibang flavor ng puto ay nasa 130 pesos nga. After 30 minutes nga mga kaagoy, ito na nga yung puto na may cheese. Itsura pa lang talaga ay talagang sobrang sarap at na. Sobrang lalaki at lapad nga ng kanilang nilalagay na cheese dito sa puto. Grabe mga kaagoy, kung hindi pa kayo nakakatikim ng puto, pumunta kayo mismo sa bayan ng Calasiao. Talagang matitikman nyo talaga ang pinakamasarap na puto sa buong mundo. After nga maluto lahat mga kaagoy, saka naman na nila tatanggalin yung puto sa lalagyanan. Susungkitin lang nila tag isa-isa ito. At kung umabot ka pala sa video ito, paki-comment naman kung taga saan ka para lang kung gusto napadpad ang aking vlog. Mabilisan lang din naman ang pagtatanggal nila dito mga tol. Isa sa pinakamaganda dito mga kaagoy, talagang nasubukan rin natin kung paano nga ba magtanggal ng puto sa lalagyan. Saan kaya next na pupuntahan natin mga kaagoy? Ganitong karaming puto ay talagang malulula ka sa sobrang laki nito. Maraming salamat sa panonood. Bye bye, agoy!